Okay, question number two. What is the background of your study? When we talk about background, which is different from the introduction, the background refers to the context of your study. So there's a reason kung bakit tinatanong yung background of the study. Tip number two, you always need to listen to the question. Kung ang tanong ay logical, ibig sabihin, answerable by yes or no, true or false, pakinggan ninyo. Yun lang ang isasagot ninyo. Kung yes, yes, kung no, no. Di ba? Pero kapag tinanong kayo, discuss, explain, expound, that's the time, kailangan ipaliwanag din nyo. So again, it is a very significant and important skill na dapat nakikinig kayo kung ano yung tinatanong sa inyo para yun lang ang ibibigay nyong sagot. Marami kasing nangyayari during the defense na merong tanong pero napakalayo ng sagot. Okay? So, iwasan ninyo na ipapaulit nyo pa doon sa panel kung ano yung tinanong nila. Okay? Lalong-lalo na kung ipaparaphrase nila o isisimplify nila yung tanong nila. Pero you can always do that. You can clarify doon sa panel. Sir, can you clarify the question? Lalong-lalo na kapag hindi nyo naiintindihan. Kasi kapag hindi nyo naiintindihan, sigurado yan, mali yung sagot na ibibigay ninyo. So as we go along, nagbibigay tayo ng mga tips na ganito. So ulitin natin, what is the background of the study? Pag background of the study, this is the context. Ano yung mga elemento o yung mga bagay na related doon sa study na ginagawa ninyo? Kagaya ng halimbawa yung lokal ng study ninyo, saan nyo ba ito gagawin? Ano ba ang epekto noong issue doon sa lokal ng study ninyo? So halimbawa, ang study ninyo ay may kinalaman sa blended learning. Ang tanong, what is the background of your study? Sir, in the school that we will be investigating, blended learning was only introduced kung anong year. And then, because they are located, yung local pa rin, in a specific province, kung pwede nyong ibigay yung pangalan, gadgets and even wifi signal are hard to come by. Okay, so ito ngayon yung background na sinasabi. Okay, so again, you have to be very discreet and exact kapag tinanong kayo ng mga questions na ito. Kasi hindi magkapareho yung mga terms. So, wag yung i-assume na akala po namin pareho lang yung introduction and yung background of the study. So, gusto nilang malaman yung konteksto ng inyong research kung kaya tinatanong nila yung background of the study.